Okay, so let's have a power flow analysis. So yung power flow, tinatawag din yan na load flow study, no? So the study of various methods of solution to power system network is referred to as load flow study. Okay, the solution provides the voltages at various buses, power flowing in various lines and line losses. So the following work has to be performed for a load flow study. So, una ay representation ng ating single line diagram or representation ng ating system using a single line diagram. Determining the impedance diagram using the information in single line diagram. Then, formulation of network equations. Then, solution of network equations. So, what are the informations that are obtained from a load flow study? So, the information obtained from a load flow study is magnitude and phase angle of voltages, real and reactive power flowing in each line and line losses. The load flow solution also gives the initial conditions of the system when the transient behavior of the system is to be studied. So, from load flow, so nakukuha natin yung magnitude ng voltage for each buses, no? Magnitude and the phase angle. And also, yung power flowing, you know, so yung real and reactive power flowing in each line, and also the line losses. So, why do we need to perform load flow study? So, the load flow study of a power system is essential to decide the best operation of existing system and for planning the future expansion of the system. So, dito nga natin nakikita kung paano nagbe-behave yung system during operations, ano? It is also essential for designing a new power system. And also, kapag ka merong plan para sa future expansion, dito natin nakikita kung paano magbe-behave yung system kapag, for example, nag-expand tayo, nagdagdag tayo ng generator, something like that, ano? So, quantities associated with each bus in the system. So, each bus in the power system is associated with four quantities, and they are the real power, so ang gamit natin doon letter P, so reactive power letter Q, magnitude of the voltage letter V, and the phase angle of voltage the small letter delta, no? So different types of buses in a power system. Okay, so meron tayong tinatawag na slack or swing bus, or ito yung tinatawag nating reference bus, no? So, dyan, yan yung, dyan tayo magre-refer ng phase angle. Okay, so unknown quantities is yung power, active and reactive power. So, usually given na yung ano dyan, ano, basta reference bus, given na agad yung voltage, no? Hindi na nababago yung voltage dyan pagka nag-solve tayo ng load flow, no? Then, generator or voltage control or PV bus. Okay, then we have the, this bus is voltage controlled, ano? So, ang nangyayari dito, kapag ka naman voltage controlled, so yung ating magnitude ng voltage ay constant. Okay, pero nagbabago syempre, alin, yung reactive power mo dun sa bus na yun. Okay, and also, even if the voltage is constant, yung component ng voltage mo, yung reactive component, active and reactive component, nagbabago siya. Okay? Yung power naman, that is already scheduled, kung ano yung given na power, yun yung gagamitin natin. Okay? So, yung load or PQ buses, okay, so ito yung sinosolve natin madalas. Yung voltage magnitude dun sa bus na yon, and also yung phase angle niya. Ang madalas na given dun at fix yung given na yan is yung power and active power and reactive power. So why do we need slack bus, no? So the slack bus is needed to account for transmission line losses. In a power system, the total power generated will be equal to sum of power consumed by loads and losses. In a power system, only the generated power and load power are specified for buses. The slack bus is assumed to generate the power required for losses. Since the losses are unknown, the real and reactive power are not specified for
slack bus. So usually yung slack bus natin yun yung generator bus. Okay? So kung meron man tayong multiple generators, i-state mo lang yung isa doon. Okay, sa so, lahat ng problem, isa lang slack bus mo lagi, isa lang ang reference bus mo. Okay? So iterative methods to solve load flow. So when we say iterative, ibig sabihin yung mga solution na paulit-ulit. Okay? So dumaan tayo ng numerical methods. Alam, meron tayong mga ginagamit na method o solution sa pag-solve ng system of equations, no? The load flow equations are non-linear algebraic equations. And so explicit solution is not possible. The solution is not possible pala yan, ano? So this is dapat yan. Is not possible. The solution of non-linear equations can be obtained only by iterative numerical techniques. Okay, so ano yung mga pwede natin gawin, gamitin? So, ang pinaka-common dito is yung Gauss-Seidel method tsaka yung Newton-Raphson method. So, dyan tayo magpo-focus sa dalawa na yan, ano? Okay? Effect of acceleration factor. Okay. So, dito tayo ngayon. Okay, so sa pagsosolve, ito na yung steps ng pagsosolve natin, ano? Okay. So, kailangan muna nating i-perform yung bus admittance matrix. So, yung given kasi sa atin, okay. So, ang initially given sa atin is single line diagram having the impedances of each line, ano? So, yung mga yan, i-convert natin into admittance, no? So, pagka kinonvert natin into admittance, ito yung magiging equivalent na diagram niya. Halos yun lang din naman, pero kung papansinin natin, so this is a generator kasi, ano? Voltage source yan, ano? So magiging, kapag ginawa nating admittance matrix yan, or admittance diagram, so itong yung voltage source, magiging current source. Tapos, magkakaroon ka ng nakashunt na admittance. So this is already an admittance na, ano? Okay, paano ba tayo mag-convert? So, di ba yung ating admittance, yan ay simply equal lang yan sa 1 over Z. Or, reciprocal ng impedance. So, sa madaling sabi, ito, halimbawa, itong ating J2.5. Okay? So, dito lang siya galing. Okay, kung kukunin mo ngayon yung, for example, this is line 1-2, ano? So, sabihin natin Z1-2. So, dito, ito na yung admittance 1-2, no? So, the admittance between bus 1 and bus 2. So, kung kukunin mo yan, that is simply 1 over Z1-2. So, that is equal to 1 over, so, J0.4. So, kung kaya mo i-manual, okay lang din naman, pero ba't mapapahirapan yung sarili mo? Okay? So, pwede tayo dito, ano na tayo, rekta na, lagay mo na rin yung complex, no? O yung imaginary. So, we have negative 2.5i, or we have negative J2.5. So, doon nakuha ito. Okay? So, ito naman, itong ating voltage source na naging current source. Okay, nag-ano ka lang din dyan, di ba? Merong nakaseries na impedance. Okay? So, kapag gusto mong kunin yung equivalent niya, so, magwa 1 over Z ka lang din. Okay, so ito. So, this is Y1 to 0, ano? Y1 to 0. Ginagamit natin yung 0 kapag ka-connected sa ground. Okay? So, kasi kapag 1-2, ibig sabihin between 1 and 2. So, kapag sinabing 1 to 0, yun yung impedance na from 1 or from bus 1 to ground. Okay, meron tayong isang impedance doon, J1. So, 1 over J1. So, ang lalabas dyan, negative J1 lang din. Okay, ang iba lang yung sign. So, yun lang yung pinanggalingan nito, ano? So, para mas maintindihan, mag-example tayo ng isang buong circuit.
o system. Gawa natin to. So, gawa natin to ng admittance matrix, ano? Okay. Nga pala, sa paggawa ng admittance matrix, okay, ito yung tatandaan natin, ano? Sa paggawa ng admittance matrix, yung, for example, ito yung matrix mo, you have ba 3 bases. So, obviously, you have Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23. Tapos, we have Y31, Y32, and Y33. So, ang tatandaan natin, itong diagonal bases, diagonal components na ito, or elements, okay, yung Y11, Y22, okay, Y11, lahat yan ng connected na admittance doon sa iyong lahat ng connected na admittance doon sa iyong bus. Okay? So, from, so yung ating I is from 1 to N. Okay? Lahat ng connected. Okay? Then ito, yung non-diagonal, yung mga yan, yan naman ay yung admittance between buses. Halimbawa, Y12. So, ibig sabihin, yan ay admittance between bus 1 and bus 2. So, ito yung malabas na impedance mo. Kusog mo lang yung admittance niyan. Okay? So, at yan, 1-3 to, 1-3. Okay, kapag gagawa ka ng admittance, bus admittance matrix, okay, so itong mga to, ang positive lang ay yung diagonal. Okay, lahat ng non-diagonal element, ine-negative natin. Again, sa paggawa lang ng bus admittance matrix, ha? But bus admittance. Okay. So, gawa tayo, ano? Okay. So, we have Y11. Write ko lang para hindi mali ito. Y12. Y13. Tapos, Y21. Y22. Then, we have Y23. Tapos, we have Y31, Y32, Y33. Okay. So, kunin natin yung ilang connections ba yan. So, meron tayong 1, 2, 1, 3, tsaka 3, 2. Okay. Kunin muna natin, ano? So, we have Y12. Okay. So, get the reciprocal lang, ano? 0.02. Sige, huwag natin i-shortcut para makita. So, we have 1 over Z12. So, ano yung Z12? So, the impedance between bus 1 and bus 2. So, we have 1 over 0.02 plus J 0.04. So, basta ba ganyan, i-add na agad. Okay. So, yan, in-add na natin agad kasi naka-per unit na. Okay. Pero kung halimbawa, gagawa ka ng admittance matrix, so, dapat iyan, kung yan hindi pa naka-per unit, ikaw convert mo muna into per unit. Okay. So, gamit ang ating calculator. So, 1 over 0.02 plus 0.04 I. So, this is 10 minus 20 or this is 10 minus J 20. So, ito ngayon ay admittance na, no? Per unit pa rin, okay? So, Y, ano naman? Y23. So, Y23. Okay. So, we have 1 over Z23. So, what is the impedance between bus 2 and bus 3? Ito yun. Okay?
So we have 1 over 0.0125 plus J 0.025. So ano equivalent niyan? 1 over 0.0125 plus 0.025i. So that is equal to 16 minus 32 or 16 minus J 32. 16 minus J 32. So per unit. Then we have Y13. Okay, so we have Z13, 1 over Z13. Yan ay reciprocal lang ng so 0.01 plus J 0.03 plus J 0.03. So this is equal to 1 over 0.01 plus J 0.03 or 0.03i. So this is 10 minus J 30. So ayan na yung mga admittances between bases. Okay? So ngayon, i-gawin nating matrix. Okay? Bakit natin gagawing matrix? Kasi gagamitin din natin mamaya yan para sa load flow study. Okay? So yung Y11, sabi ko, yung Y11, lahat yan ng nakakonekta sa bus 1 mo. So ano ba yung mga merong direct connection sa bus 1? So meron ka 1, 2, tsaka 1, 3. So yung Y11 lumalabas, yan ay sum lang ng okay, Y12 tsaka Y13. Kung walang connection o direct connection sa bus 1, so 0 ang ilalagay mo. Okay, i-disregard mo. So sana malinaw sa atin yun. So we have Y12 plus Y13. So we have Y11 equals Y12 is 10 minus J20. Plus, okay. Y13 is 10 minus J30. So we have Y11 is equal to 20 minus J50. Y11. Okay? Then, Y12 meron na tayo niyan. Ito na yan. Y12. Y13 meron na rin. Ito yan. Then we have Y21. Ito na yan. Pag binaligtad mo yung Y12, that is also Y21. So this is also equal to Y21. Ah. Ganun din ito, Y31. Y31. So ito naman, that is also equal to Y32. So ang lumalabas, ang wala na lang tayo is yung diagonal components na ito. So Y22, tignan mo kung ano yung nakakonekta. So yung Y12, tsaka Y32 o 23. So itong dalawa. Itong dalawa yung nakakonekta sa Y22 mo. So lumalabas, Y22 is equal to Y12 or Y21 plus Y23. Okay? So Y21 is equal to 10 minus J20 plus Y23 is 16 minus 32 or J32. So 16 minus J32. So we have 10 plus 16, we have 26 minus J52. So, yun yung ating Y22. Then, we have Y33. So, yung Y33 natin, yan ay, ano yung mga nakakonekta sa bus bar 3 mo? So, ito, tsaka ito. So, we have Y31. Itong ano to, Y31 yan, and Y13. Diba? Y13 also equal to Y31, and Y32 also equal to Y23. So, yun yung dalawang bus na connected sa, o dalawang linya na connected dun sa bus 3, no?
So we have y1 or y31 plus y32. So we have y31, so 10 minus j30, okay, plus y32 is 16 minus j32. So we have 26 minus j62. Okay. Ngayon, kung ipoporma na natin dito yan, lahat ng diagonal component, positive. At yung non-diagonal, ini-negative mo. Okay? So, we have now, so yung y11, pwede nating ilagay sa matrix to. Sana kumasya. So, ito ngayon yung matrix natin. So, yung 11, so we have 20. Minus J50. Tapos, yung Y12 muna ito. So, ito, ine-negative mo ngayon. So, times negative lang ito. So, magiging negative 10 plus J20. Okay, ganun na yung nangyari. Then, 13, ito yon. So, times negative lang. Magiging negative 10 plus J30. Then, Y21, para ka lang may Y12, so negative din yan. Okay, so we have negative 10 plus J20. Tapos Y22, so diagonal component yan. So we have 26, positive ito, no? So 26 minus J52. Then we have J23. So yung J23 natin, 16 minus J32, kaso negative. So, we have 16 plus J32. Then, we have J31. So, ito lang din yon, negative. So, we have negative 10 minus J30. Plus J30, sorry. So, and then, Y23 or Y32 is this one. Okay, kaso negative ulit. 16 plus J32. Then Y33. So yun, 26 minus J62. So ito ngayon yung ating bus admittance matrix, no? Okay. So merong solution. Sige, mamaya na yan. Okay. So for the load flow solution, okay, so na-discuss na natin ito kanina. So, yun nga, meron tayong slack bus, swing or contagion, swing bus, o kaya reference bus, load bus, then regulated buses, ano? So, itong regulated buses, so, iba yung paraan ng pag-solve kapag ka merong ganyan, merong kang i-retain na value, mamaya papakita natin. Okay, the power flow equation. So, yung equation na to, galing lang to sa KCL or Kirchhoff's current law. So, isa lang ba? Sa isang bus, meron kang multiple connected na loads or impedances going to other buses, no? So, hindi ba ang equation natin para sa KCL, lalo kung nodal analysis, V times Y lang. Okay? So, the voltage difference times the admittance between buses. So, kaya ka nagkaroon ng ganito. Yan ay sum ng lahat ng kuryente na papasok doon sa iyong bus. Ito yun. Bus bar. So, from here, nagkaroon tayo ng ganitong expression. Sinimplify lang. So, we have the current entering the bus. Bus I. So, ito yung I, yan yung number ng bus mo. Okay? Is equal to V times I or yung voltage doon sa bus na yun, times the summation of the impedances, no? So ito, itong term na ito, so kung nakikita nyo, 0, no? J from 0. So ito, this is simply the voltage at the bus, no? Bus, and then yung admittance na connected lahat sa kanya. Okay, ito naman, itong term na ito, summation of, okay, Y times V pa rin.
of y sub ij, then v sub j. So from j from j is equal to 1 to n. Ito naman lahat ng bases na connected, pero kukunin natin yung individual, no? For example, between dun sa tatlong bus natin kanina, 1 2 times v2. So v2, then y13 times v3. So ganun yung mangyayari diyan, ano? Mamaya mas maintindihan natin 'yan. Okay? So the real and reactive power at bus 1 or bus I is, so P sub I, so ito yung number ng bus, plus J Q sub I is equal to VI V sub I times I sub I conjugate. So solving for I sub I, no? So we have P sub I minus J Q sub I over V sub I conjugate. So bakit nag-negative? Kasi di ba nagpapalit tayo ng sign. Bawa, itong current mo, conjugate yan. So magpapalit ka ng sign dyan. Okay, kung initially positive ka, so leading yung current mo, so papalitan mo ng negative. Okay? Kasi dito, ang sign convention natin ginamit, positive ang power, positive ang Q kapag ka-inductive. Yun ang usual eh. Okay, kaya dito nagpalit ka ng sign P sub I minus JQ sub I. Okay, all over V sub I conjugate. So ibig sabihin, babaguhin mo yung sign nitong voltage mo. Now, equating these two, so this equation, i-equate mo lang dito. So magkakaroon ka nito. So yan yung ating general, ano? General equation para sa Gauss Seidel. Okay, from the above relation, the mathematical formulation of the power flow problem results in a system of algebraic nonlinear equation which must be solved by iterative techniques. So ito yung gagamitin natin equation sa pagsosolve. So diyan madi-derive mo din, halimbawa, kailangan mo ng power tsaka anong reactive power. So cross multiply lang tayo, ganito mangyayari diyan. Okay. Voltage muna yung kukunin. So, kung halimbawa, ang kukunin natin ito, so, yung voltage dun sa bus na yon, again, iterative method ang gagamitin natin, ano, hindi isang bagsakan lang to. So, kung ito yung kailangan mo, V sub I, okay, we have V sub I equals, so, una, tinranspose lang ito, itong buo na to, then, dinivide lang ng YIJ, you know, so, summation. So, ito yun. Diba? Ito yung kanina. Ito. Yung y times v. So, ito yun. Nilipat natin, naging positive. All over. So, ito. Yung kasama ng v sub i mo. So, ito ngayon yung equation mo para sa voltahe. So, in the power flow study, it is necessary to solve the set of nonlinear equation represented for two unknown variables at each node. In the Gauss Seidel method, it is solved for V sub I and the iterative sequence becomes, so this one. So, ito yung gagamitin mo sa pag-solve ng voltahe. Okay? So, medyo i-memorize lang din natin. Kailangan tandaan natin yan. Okay. So, ito yung individual o sum ng individual product ng bus voltages and impedances. For example, so kung hahanapin mo is bus 2, voltage sa bus 2. So, ito, yung admittance mo dito, so, individual yan. So, mula Y21, except yung Y22. Saan mapupunta yung Y22? So, ito nandito yon. Okay? So, Y21 plus Y23. So, ganun siya, no? May kulang. So, Y21 times the voltage at bus 1. So, V1. Kung ano yung I mo, okay, kung ano yung katabi ng I, so yung J, yun din yung J mo dito. So, kung 1 ka dito, 1 din yung voltage mo dito. Sub 1 din, ano? Plus, Y23. Siyempre, ang kasama mo dyan, Y23 is V sub 3. Okay? Then, ito, nakasummation lang yan, pero ang ibig sabihin yan is Y22.
kung ang hinahanap natin is this one. Okay, kung ang hinahanap natin is voltage at bus 2. Summation lang yan ng summation to ng admittances na connected dun sa bus 2 mo. Okay, so that is Y22, di ba nakikita natin kanina. Okay, so ngayon, Y sub IJ, shown in lowercase letters, is the actual admittance per unit. P sub I, SCH, and Q sub I, SCH, are the net real and reactive powers expressed in per unit. So yung SCH na yan, that is scheduled. Okay, scheduled ang ibig sabihin yan. So ibig sabihin, yun yung load sa bus na yun, ano? In writing the KCL, current entering bus I was assumed positive. Okay, pagpapasok yung current dun sa bus, that is positive, ano? Ibig sabihin, generator or ano yun, ano? Then, current entering bus, okay, thus, for buses where real and reactive powers are injected into the bus, such as generator buses, okay, so P and Q have positive values. For load buses where real and reactive powers are flowing away from the bus, P and Q have negative values. So alam na natin to dun sa ating previous na lesson, yung complex power flow kapag papasok sa bus, okay, positive 'yun, ano? Kapag ka naman palayo sa bus, ne-negative mo. Okay? So meron tayo ngayon, so ito parang hinati ito dahil itong equation natin na to. Okay, so itong equation ng power tsaka ng active power tsaka ng reactive power, dito lang to galing, ano? So dito lang siya galing. Sabi yan. So dito, nag-cross multiply lang ng voltage conjugate, ano? So doon lang galing itong equation na to. Ang klase ko, wait lang. Nagre-record na ako, wait lang. Okay? So, yung real component, yun yung ating active. Yun yung ating active power. While yung ating imaginary component, yun yung ating reactive power. Okay? So, nakikita dito. So, di ba kapag ka nag-multiply tayo, nag-cross-multiply, suburahin ko muna. So, kapag nag-cross-multiply tayo dito, kung i-cross-multiply natin to, so magkakaroon ka lang ng P sub I minus JQ sub I. Then, we have E is equal to, okay, BI conjugate times B sub I. Then summation ka ng YIJ. So, J is equal to 0. From J equal to 0 up to N. Minus summation of, okay, YIJ V sub J. Okay, then J from 1, ano? From 1 to N. Ibig sabihin, simula ka ng 1, hindi ka na magsisimula ng 0. Hindi mo na makukuha yung ibang admittances na connected from that bus up to the ground. Okay? So, particular ka lang. For example, you're looking for V sub 2. O, bus 2 yung hinahanap mo. So, 2 na agad ito. So, yung J mo, magbabari lang yan from 1 to N kung ano yung mga buses. Okay? Eh sir, kung halimbawa walang direct connection dun sa bus 1 and another buses na tinutukoy dun sa equation, then you put 0, no? Galagyan mo lang na, isi-zero mo lang yung admittance, line admittance na yun. Okay? So nakikita natin, okay, so ito, magiging rectangular form. Depende sa format ng calculator mo. Pero kung naka-rectangular form ka, ito yan. So, yung real, yun yung active power. Pero dito, hindi mo siya makikita. Hindi mo makikita yung active and real and imaginary. Pero ang lalabas dito, syempre, your voltages and admittances are given in complex. So, yung lalabas mo, syempre, yung value dyan is in complex form.
So ngayon kung yung kalki mo ay naka-rectangular, di rectangular makikita mo. Okay? So para makita mo yung ganito, ire-rectangular form mo yung calculator mo. Okay? So yung real component, yun yung active power. Then, kung papansin niyo kasi parehas lang, di ba? Pareha lang. Meron ka lang R tsaka I. So, ibig sabihin, real and imaginary component lang yan. Again, kapag ka yung ating load is supplying a load, going away from the bus, that is negative. Even if it is active or reactive power, negative yan kung away from the bus. Kung naman yan ay going towards the bus, that is positive. Okay? So ngayon, nakita natin kanina yung admittance matrix natin, di ba? Naka-negative yung off-diagonal elements or yung non-diagonal elements, no? Ni-negative natin. And the diagonal elements are, okay, positive. No, positive or summation siya nung lahat ng connected na admittance dun sa bus na yun, ano? So kapag ganun yung ginamit natin, so kapag yung naka-form na bus admittance matrix, so minodify na nga naman natin, since ininegative na natin yung off-diagonal, so kanina ito, naka-positive ito eh. So kapag ganun ang gusto mong gamitin, ininegative mo yung formula, di ba dito? Okay, so voltage naka-positive tayo, ayan. Pero kung gagamitin mo nga, again, yung bus admittance matrix mo, eh magne-negative ka dito sa equation. Okay, so tapos ipapasok mo dyan yung negative admittances. So dito, sa equation ng power, syempre may iba rin. Magiging positive ka na instead of negative. Okay, sa ibang libro, merong gumagamit nung naka-positive dito. Naka-positive tayo. Okay, kagaya nung book ni Hadi sa Adat. Okay, dun sa book na yon ni Hadi is naka-positive siya sa equation na to. Tapos dito, tandaan, sa voltage, naka-positive siya. Tapos dun sa power, naka-negative. Okay, kagaya niyan. O, para ma-ano tayo, ano? So, sa ibang book naman, kagaya nung kay Glover, Duncan Glover, is baliktad, ano? Naka-negative naman. So, ang tanong, alin ang dapat natin gamitin? So, nasa inyo yan, kasi nakita niyo naman yung kaibahan, dito lang sa off-diagonal elements nagkatalo yun. Kaya nag-negative, positive, positive, negative. Okay? So, YII includes the admittance to the ground of line charging susceptance. So, ito mahalaga. Sometimes, yung ating load schedule or schedule ng admittances, no? Kasama na yung line charging susceptance. Okay? Kasi yung ating transmission line, yan ay modeled using pi, no? Equivalent pi method o pi circuit. So, mayroon kang susceptance dun sa bungad na linya, tapos dun sa dulo, mayroon ka rin susceptance dun. Okay? So, yung closest na line susceptance, which is yung naka-pi, ano, yung naka-shunt na ano mo, admittance, is ginagamit natin, sinasama natin dun sa YII or yung sa may, for example, we have Y11, Y22, kasama yung line susceptance na yun. Okay, so, a model is presented for transformers containing of nominal ratio, which includes the effect of transformer top settings. So, syempre, nagmamatter din yan. Since both components of voltage are specified for the slack buses, there are 2 times N-1 equation which must be solved by an iterative method under normal operation operating conditions. The voltage magnitude of buses are in the neighborhood of 1 per unit or close to the voltage magnitude of the slack bus. So usually, yung mga ano natin, buses other than the slack bus, sineset na natin agad na 1 yun.
unless that is a voltage controlled bus, meron tayong value na i-assign doon. Okay, pero doon tayo nagsisimula sa 1. Tapos iaangat lang natin ng konti yung slack bus natin. Okay, so voltage magnitude at load buses are somewhat lower than the slack bus value. So depending on the reactive power demand, whereas the scheduled voltage, the generator buses are somewhat higher. Okay, so nakikita natin, mas mataas yung sa generator buses. Also, the phase angle of the load buses are below the reference angle in accordance to the real power demand. Whereas the phase angle of the generator, okay, generator buses may be above the reference value depending on the amount of real power flowing into the bus. Thus, for the Gauss Seidel method, an initial voltage estimate of 1 plus J0 for unknown voltages is satisfactory and the converged solution correlates with the actual operating states. Okay, for PQ buses, ito yung sinasabi ko, no? Kapag yung ating bus, usually for load buses, which is voltage controlled, okay, so ito yung voltahe natin dun sa bus, no? V sub I. So bakit nakaganito, no? Ba't nakaganyan siya? So remember, meron yung active and reactive component. Bali ito, parang nag-Pythagorean theorem lang. Kasi ba, V sub I, meron kang 1 plus J2. Okay. So, para makuha mo yung V sub I, 1 squared ka dyan plus 2 squared. You get the magnitude, you get the square root of both sides. Hindi ba? So, yun lang ito. So, itong E na to, ito yung lumalabas na real component. And itong F, ito yung reactive, imaginary component. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina, na kapag ka ikaw ay voltage-controlled bus, kapag ka voltage-controlled bus ka, yung magnitude ng V sub I mo is constant. For example, you have given 1.04, constant yan, hindi nagbabago. Kahit mag-reiterate ka ng solution, your V sub 1 remains 1.04. Alin ang nagbabago dito? Ang nagbabago is yung component. Umaasog yan, ano? So, kapag magsosolve tayo, una nating sosolvin, kapag meron tayong voltage controlled bus, is yung Q sub I. Okay, bago mo solvin yung voltahe dun sa bus na yon. Okay, Q sub I muna, or yung reactive power. Kasi, yung active power sa voltage controlled bus is constant. Schedule dyan, ano, hindi nagbabago. Ang nagbabago, ito. Ito yung umaasog. Kukunin muna to, Q muna. Tapos, susunod yung voltahe. Tapos, i-update mo. Kukunin mo yung bago niyang real component. So, yung F sub 1, syempre, pag sinolve mo yung voltahe, makakuha ka ng F sub 1. Kaso, you need to change your real component. Okay, parang ganito lumalabas yan. Yung voltage mo, makukuha mo yung E plus JF. Okay, pag solve mo ng bagong E, gagamitin mo syempre yung lumang F. Then, yun ay susunod mong gagamitin sa mga susunod na computations. So, tatanda natin kapag Gauss Seidel yung ating method, habang nakakakuha tayo ng bagong value, for example, bagong V sub 2, sa pagsosolve ng V sub 3, kailangan ng value ng V sub 2. So, i-include na natin dun sa V sub 3 yung V sub 2. Yung bagong value ng V sub 2, gagamitin na natin sa V sub 3. Okay? So, kailan hanggang kailan natin uulitin yung mga solution na yun since yan ay iteration? Hanggang sa yung kanyang error, voltage accuracy, okay, hanggang yung voltage accuracy mo is okay, in the range of 0.00001 or that is 1 times 10 raised to negative 5, ano? Tama? 1, 2, 3, 4, 5, okay, tama. 1 times 10 raised to negative 5 or 5 times 10 raised to negative 5. So, usually, ang ginagamit natin dito, hanggang 5 decimal places. So, dapat nandyan yung accuracy mo. Paano yung sinasabing accuracy? O, di halimbawa, so yung zero iteration, then ito yung first iteration mo.
Okay, isusubtract mo yung first iteration sa isusubtract mo yung zero iteration dun sa first iteration. Kukunin mo ngayon yung difference. If that difference is less than the voltage accuracy, okay, which is 0.0001, dapat yung difference nila is 0.001, parehas. If that happens, okay, kapag ka nangyari yun, na mag 0.0001 yan, or 0.005, nasa inyo yan, ano? Ibig sabihin, hinihinto ka na sa pag-iterate, then yung lumabas na voltages sa bawat bases, yun na yung gagamitin mo sa pag-solve ng power. Okay, yung active and reactive power. Okay. So, mag-solve tayo ng problem para mas malinaw, ano? So, ngayon, ito yung problem natin kanina na ginawa natin ng admittance matrix. Okay? So, pwedeng ito yung gamitin natin, yung naka-matrix na, or pwedeng ito, yung mga values na yan, ano? Pwedeng ito or ito. Depende sa'yo. Okay, kung saan ka mas komportable. Okay. So, ito yung sabi. So, figure shows the one-line diagram of a simple 3-bus power system with generation at bus 1. The magnitude of the voltage at bus 1 is adjusted to 1.05 per unit. The scheduled loads at buses 2 and 3 are as marked on the diagram. Line impedances are marked in per unit on a 100 MVA base. And line charging susceptance are neglected. So, hindi na isasama yung line susceptance, no? So, yun nga yung naka-nominal pi, naka-pi na ganun. Meron kasing ganun eh, di ba? Sa transmission line. Hindi na natin sasama yun. Sabi sa problem, neglected siya. Pero, merong mga book na ganun, given yung line susceptance, eh, isasama mo. Yung isa, ba, meron dito. Yung isa dito mo isasama, yung isa naman dito. Dito sa bus 2. Okay? So, tingnan natin yung problem. Ano sabi? So, using Gauss-Seidel method, determine the phasor values of the voltage at the load buses 2 and 3. Sir, bakit sa bus 1 hindi na kukunin yung voltage? Kasi may slack bus mo yun. Okay, yan yung slack bus mo. Ang hinahanapan natin, V sub 3 tsaka V sub 2, since yan ay load buses. So, 4 decimal places. Okay. Pero kanina, dun sa ano natin, yung accuracy natin is 0.0001. We have 5 times 10. 1 times 10 raised to negative 5, ano? So dito ngayon, gawin natin 1 times 10 raised to negative 4. Kasi 4 decimal places lang daw. Okay, i-assob natin. Pero syempre, mas accurate yan kapag habang dumadami yung decimal places mo. Pero dito sa problem na to, 4 decimal places lang. So the... what do you call this? The voltage accuracy should have a difference of okay, less than 0.001. Okay. Or 1 times 10 raised to negative 4. Okay. So, letter B, find the slack bus real and reactive power. So, sabi natin kanina, kapag na-solve na yung voltages bawat na bus, yun yung gagamitin mo, no? Kapag ka nag-converge na sa dito, nag-converge. Pag mababa na yung difference dito sa iyong voltage accuracy. Okay, so construct the line. Okay, so determine the line flows and line losses. So tutukuin ngayon natin yung labas-pasok na power sa bawat bus and sa bawat linya. And also yung line losses. Then letter C, construct a power flow diagram showing the direction of line flow. Okay, madali na lang yun. Maglalagay lang tayo ng arrow-arrow indicating the line flow, load flow, and the line losses, no? Or the power flow, no? So, dito natin siya solvein. Okay, so ito, sinolve na natin yung admittances. Okay, so meron pa bang kulang? Meron pa. So, itong dating mga power, that should be in per unit. So, kung walang unit ito, arrow lang yung given. Tandaan nyo, kapag ganitong arrow lang, okay, full screen,
Okay. So kung halimbawa yung iyong given, ganitong arrow lang, so that means that is a active power. So kapag ka mayroong slash na ganyan, reactive power yan. Okay? So kailangan natin gawing per unit. So meron tayong given, meron sa ating given na 100 MVA base. So madali lang yan pagka ganyan. So yung ating power o schedule power sa o yung P2 natin. Okay. Sige, gawin na natin ganito. Okay, P2 per unit. So syempre yan ay 256 megawatts. 256.6 megawatts over 100 MVA. So we have 2.566. So per unit. Then you have Q2. Okay. So Q2 is 110.2 mbar. 110. So lumalabas, wala tayong voltage control bus. So hindi natin gagawin yung komplikadong solution. So 110.2 mbar, ano? So we have, okay, so this is positive, ano? So positive dyan, so we have 100 MVA. So this should be equal to 1.102. 1.102 mbar o per unit. Then P3, active power at bus 3. So that should be equal to 138.6 megawatts over 100. Shortcut na. So we have 1.386 ano per unit. Then our reactive power at bus 3. So this should be 45.6 mbar over 100. So this is equal to 0.456. Okay. So ano ngayon ang sign? So since yan is going away from the bus, puro negative yan dahil yan yung load bus, di ba? So ini-negative natin to, negative ito, negative din ito. Pero naka J dahil yan ay reactive component. To negative din, tapos ito negative. Negative J. So we have the S2. So we have negative 2.5 2.566 minus J 1.102. Then ito S3, we have negative 1.386 minus J 0.456. Okay, so ang ginahanap sa atin una yung voltahe bawat bus. So magsisimula ka sa V2, susunod mo V3, tapos paulit-ulit lang. Okay? So we have V2. Ano ba yung equation natin? So V sub I equals, so this is PI minus JQI all over V sub I conjugate plus summation of, okay, YIJ, Y sub IJ times VJ, V sub J. So the summation, okay. I or J is from, okay, J is equal to 1 from 1 to N. All over, okay, this is summation of YIJ. Okay? So kung V2 yung hahanapin natin, so V sub 2, okay, this is the first iteration, ano? Sulat na muna natin yung value nila dito. So V sub 1, V sub 2, V sub 3. Mas maganda dito natin nilagay para hindi nawawala. Dito ko susulat, ha? Okay, V sub 1, V sub 2,
V sub 3. So sa first iteration, zero iteration mo, ibig sabihin wala ka pang ginagawang iteration, yung given na voltage dito sa bus 1 is 1.05. Then sa V2, sabi ko kanina, kapag ka walang given na voltage, magsisimula tayo sa 1. Phase angle 0 or 1 plus J0. Ganun din sa V3. Okay, then sa first iteration, ito gagawin na natin. Yung V1 mo, hindi nababago, yun pa rin. Ang nababago bawat iteration is yung load buses. Yung voltage doon. Okay, we have P sub 2. Ikakasa ko muna yung equation. Minus J sub Q2 plus, okay, summation of, okay, ano ba yung mga yan? Okay, huwag na nating summation. Sulat na agad natin, ano? Individual sum ng bawat product. Or sum ng individual product pala. Baliktad ako. Okay, we have Y21 times V1 plus Y23 times V3. Okay, ganun yan. All over. So, Y22. May kulang pala ako. So, this is P minus J, P sub 2 minus J Q sub 2 all over V sub 2, then conjugate. O, conjugate ng V sub 2. Eh sir, parehas to ah. Ano kayang gagamitin? Ito, ito yung previous, ito yung 0. Kung ito yung N mo, this should be N plus 1. Yan yung pinanggalingan. Okay? So, solve natin, ano? Yung first iteration natin para sa V2. So, P2 natin, that is, saan ba yan? S2, so negative 2.566 minus J1.102. Kaso dito, naka-negative J ka, so mag-negative times negative ka, so this will be positive. So, you have here negative 2.566 plus J1.102 all over V sub 2 mo. So, ano yung original mo na V sub 2? So, ito. 1 plus J0. O, magiging 1 minus J0 ka dyan. But, hindi naman magmamatter yan kasi, okay, 0 ito, naka J0, madidisregard lang din. So, para ka lang may 1. Pero, para makita nyo, na kapag magpapalit ka ng value, conjugate method yan. So, dito, initially, 1 plus J0 ka, magiging negative na kasi conjugate. So, plus, okay, ito na. So, kapag ka gagamitin mo plus, doon ka sa original na sign. So, yung Y21 natin, okay, ito. 10 minus J20. So, yun yung gagamitin mo. So, 10 minus J20 times V sub 1 is 1.05 phase angle 0. So, kahit hindi mo nilagay, pero lagay natin para masaya. Okay, plus Y23. So, ito yun. 16 minus J32. J32 times V sub 3. Okay, so yung V sub 3 mo is 1 plus J0. Yun yung initial, ano? All over Y22. Yung Y22 natin is 26 minus J52. Okay, so 26 minus J52. May nakakalimutan ba tayo? So, wala. Ayan na lahat yun. So, pwede na nating pindutin sa calc. So, V21 or yung first iteration natin. Magana ba ito? Magana. Medyo mahaba lang yun, pero tiyagaan lang. So, we have negative 2.566 plus 0. Teka, ulitin natin. Negative 2.566 plus J1.102 over 1 minus J0. Hindi ko nalagay yung J0.
plus, okay, ito na. So 10 minus 20i or 20 times 1.05 plus 16 minus 32i or J32 times 1 plus J0. So 1 na lang din natin. All over. So 26 minus 52i. So we have, so 0.9825, ano, hanggang 4 decimal places yung kukunin natin. So V sub 2 1 or yung V sub 2 mo for sa iteration, you have 0.9825 minus 0.031 minus J0.031. Okay, so yun na siya lahat. Pero kasi save ko yan para mas madali mamaya, shift store A na lang. Okay, so ito sinib natin sa A, ano? Mark, lalagyan ko lang ng tanda. Okay, so ngayon, V3 naman tayo. So, lista natin dito pala. So, 0.9825 minus J0.031. Okay? So, ang solve naman natin is V3, no? So, V3 1. So that should be equal to, so P3 minus J Q sub 3 all over, okay, V3 conjugate times or plus, okay, Y3 1 times B1 times V1 plus Y3 2 times B2. Kung napapansin nyo, yung Y33 tsaka B3 hindi kasama dito sa summation na to. Nandito siya, yung Y33. Okay, ganun lang siya kadali. So, substitute natin. So, P3, okay, ito, negative 1.386. Since naka-negative ka dito, magpa-positive to ngayon. So, negative 1.386 plus J. So, J, 0.456. All over, yung V3 mo, nabago ba? So, hindi. So, 1 pa rin ang ilalagay natin dyan. 1 plus or 1 minus J0. Dahil naka-conjugate. Plus, so yung Y31 natin, nandito. So, 10 minus J30. And then, yung V1 mo, 1.05 pa rin, hindi nagbabago. Ito na ngayon. So, yung ating Y32, okay, so ito yun, 16 minus 30, J32, 16 minus J32, times V2. So, yung V2 mo ngayon gagamitin, ito na, yung updated. So, we have 0.9825 minus J 0.031. Okay. All over your Y33. So ito yung Y33 nating na solve. 26 minus 60 J62. So this is 26 minus J62. Okay. So meron tayo ngayon. Pindutin natin sa calculator yan. So, this is for first iteration, ano? So, ito yung ating negative 1.386 plus 0.456i or J0.456 minus all over 1 minus J0 times, okay, plus, okay, 10 minus 30i minus 30i
Okay, times 1.05 plus 16 minus 32i times, okay, yung pinagsaban ko kanina sa A. So, A tayo ngayon dyan. All over 26 minus 62i. So, we have 1.0010, no? Okay. So, ito ngayon sasave ko sa B. So, 1.0010. Okay, so 1.0010 minus J 0.035352 minus J 0.0352 pala. Okay, so ilagay lang natin dito. So 1.0010 minus J 0.0352. Ngayon, che-check natin, ano? So dapat yung difference nito, so yung B21 natin ngayon saka B23, di ba? Kukunin natin yung difference. So yung B21 B2 iteration 1 minus B2 iteration 0. Okay, yung real lang dapat ay less than 0.001. Okay? So obviously, hindi pa siya pasok, ano? So mag-iterate pa tayo. Uulit pa tayo na method, ano? So ito na ngayon, so B2 ulit ang simula. Second iteration. Okay? Okay, so second iteration na tayo. So B2 pa rin ito. So yung gamit natin dito, P2 pa rin, ano? P2 minus J Q2. Okay? So ito ngayon, hindi nagbabago yan dahil yan ay scheduled. Kung yan ay controlled basis, magbabago yung reactive power mo. So ito, so this is B2. B21 na, no? Kaya lang, this is conjugate, no? Plus, okay, so Y21 times B1 plus, okay, Y23 times B3. So, first iteration na. Kasi meron na tayo, pangalawang iteration na to. Updated na yan. And this one is Y22 pa rin, ano? Okay, so P2 natin. 2.566 negative 2.566 plus J 1.02. Okay, all over. So yung B2 mo naka-conjugate na ngayon ito. So gagawin mo lang plus. Okay? Since i-conjugate natin 0.9825 plus, so this is J 0.031. Okay, plus Y21 natin is 10 minus 20 J20. So times B1, 1.05 pa rin yan, hindi nagbabago. Plus yung Y23 mo, okay, so we have 16 minus 32i 32 o J32 times yung ating B3, so bago value natin dyan, so 1.0010. okay, so 1.0010 minus J 0.0352. All over. So Y22 natin is 26 minus J52. So we have 26 minus J52. Okay, so we have B2 second iteration. Okay, so we have negative 2.566
Ah, baliktad pala. Yung negative 2.566 plus 1.102i. Okay, all over 0.0. Okay, so ito, pwede natin gawin dyan. Naka-complex tayo. Conjugate mo, no? Pwede tayo may conjugate. Tapos, alpha A. So, doon natin sunod kanina to, eh. Ayan, nakasave siya sa alpha A. Okay? Then, 10 minus 20i times 1.05 plus 16 minus 32i times 1 point. Okay, so ito yung alpha B. Gawin nating alpha B. Ito natin sinave to. Ito yung B3. B3 first iteration. Then we have 26 minus 52i. So we have nagganon. Yun, makita ko na. Ito, sumobra. Ito siya dapat. Okay. So, we have 0.98215. Okay, 7. 0.98169 na lang, ano? 0. Okay, ito ngayon. Isa-save ko na ngayon to sa A ulit. Kasi updated na siya. Okay. So, nilagay ko na ulit sa A, ano? Kasi sa mga susunod, yan naman igagamitin. 0.98161 minus 0.0520 minus J 0.0520. Okay. So, lista lang natin dito, 0. Okay, second iteration, 0.981, 9816 minus J, 0.0520. Okay. Kung check natin ngayon yan, tignan mo yung difference nila, ano? So, kanina, nasa may lecture natin. Ang sabi, yung absolute value ng difference, dapat less than or equal sa 1 times 10 raised to negative 5 or 0.0001. Dito, for decimal places lang ang gamit natin. Kaya dapat yung absolute value nito. Okay, halimbawa, compare natin itong dalawa, ano? Absolute value. Saan ba yung absolute na ito? Okay. Hindi ko makita yung absolute. Okay. So, yung V23 na lang. Okay, V22. So, yung second iteration. 0.9816 minus 0.9825. So, since absolute value tayo, okay, so times negative 1 para mag-positive dyan. So, naka 9 pa tayo, ano? Yung difference natin ay 9 pa. 9 times 10 raised to negative 4. So, dapat ito, mas mababa dyan. Okay, mag 1 yan or kaya mas mababa. Okay, so pwedeng mag 9 times 10 raised to negative 5, ano? Pwedeng mag ganun. Pero yan, hindi pa acceptable. So, dito naman sa reactive component, 0.0520 minus 0.031. Malayo pa tayo, ano? Okay? So, ibig sabihin, ulit pa tayo. So, V3, ganun din. Kaya natin yung V3 ngayon. So, shortcutin na natin to, ano? V3. Yung V3 natin ngayon. Yung mabilis na paraan yan. Second iteration.
So para mas mabilis ka, solve i-save mo yung power dito. Okay, kasi ulit-ulit naman yung ginagamit natin eh. Okay, pinakita ko lang yung step by step na pagsosolve. So yung S2 natin, so 2.566. Pero gagawin natin positive kasi yun yung ginagamit natin, 1.102. Hi. So ito ngayon, gawin natin X, no? Tapos itong S3, gawin natin negative 1.386 plus 0.456 I. So ito ngayon, gagawin natin Y. Tandaan, ano? Ginawa, para lang mabilis na ipag-solve. So ito ginawa akong X, ito ginawa akong Y sa calculator. Ngayon, yung impedances, okay, para mabilis din tayo, kung kaklasya pa yung impedance dito, ilan ba yung ginagamit natin? 1, 2, o itong 3, tas itong 3. Okay, so bali 6, kasya pa ba? 1, 2, 3, 4, 5. So hindi na. So yun nalang itatype natin. Ah hindi, itong 3, save na natin. So yung Y11, ilalagay ko siya sa C. So yung 20 minus 50i. Lalagay ko sa C, ah. Then, yung 2, lalagay ko sa B. 26 minus 52i. Chip store D. Sa D ko nilagay. Then, itong 3, so 26 minus 62i. Lalagay ko sa E. Okay. So, ang wala lang tayo, yung 1, 2, 2, 3, 1, 3. Hindi nakasasakad ko, eh. Okay. So, ngayon, mabilis na tayong magaganito. Okay. So, P2 tayo nga, P3. O, tandaan ha. Nilagay ko sa... Eto, nilagay ko ulit sa A. Pero yung B3, yung B3, wala nasa B pa rin. Okay. So, we have P3 minus JQ3 all over B3, 1. So, conjugated na to. First iteration. Then, minus. So, this should be 3, 1. Ito, wala tayo. 3, 1 is 10 minus 30. Kabisaduhin na lang natin. 10 minus 30. So, J30 times 1.05. Abad ba nire-recta ko na? Okay, so this should be Y31 B1 plus, so this is B32 Y32. Dapat ba ganun? Baliktad. So Y32 V2. Okay, all over Y33. O, rekta na natin sa calcu. So hindi ba itong power na to nakarekta na yan sa, o nasa Y na yan, ano, yung S3 natin, over B3, so that is in B. Kaso, i-conjugate natin. So, complex, okay, conjugate ng B, alpha B. Plus, okay, Y31, wala tayo nyan. So, yung Y31 is 10 minus 30i times B1, hindi nagbabago, 1.05, plus Y32, is 16 minus 32, no? Okay, so this is 16 minus 32, 32i, then times B2, ang B2 nating bago, ito, nandito sa A, updated yan. Then Y33, so diba ito yung 11, 22, 33, so alpha E. So we have, okay, so ito yung bago nating value ng V3. So save natin ulit sa B. So, V3, second iteration, 1.0007. 1.007 minus J. J, 0.0459. So, ito yung V3 to natin. O B3 second iteration. So 1 minus 1.00
7. 1.0007. Ayan, lumalapit na tayo. Minus J. 0.0459. Okay. Check natin ano. So ito kanina nakuha natin 9 times 10 raised to negative 4 pa. Ito naman 0.021. Ito ngayon dapat lahat sila sabay-sabay ano, walang greater than lahat sila less than or equal to 1 times 10 raised to negative 4 pag chinek mo. So ito 1.007 minus 1.0010. So we have negative, okay, konti na lang ano, 3 times 10 raised to negative 4. Ito naman 0.0459 minus 0.0352. Okay, medyo malayo pa to. Okay, so 3 na ano, third iteration na tayo. Okay. So meron tayo ngayon nung itong mga data na to. So yung voltage sa bus 2 and bus 3 sa second iteration, ito sila. Ngayon yan, para mas madalian tayo, ilagay natin yan sa Excel. So ganitong kalabasan yan. So kung nakikita natin, nire-write ko lang ito. Kaya lang ha. Itong nasa Excel ngayon, ito lang din yan. Yung real component ni V2, ito. Imaginary niya, ayan. Tapos, yung kanyang V3, real and imaginary ito. Pinaghiwalay ko lang para makita natin yung mas maganda yung tabulation. Mas mabilis siya i-tabulate. Pero ito, ito naman, pwede nating isolve using Excel din. Tsaka na tayo dun, ano, sa using Excel. Okay, then yung V2 natin, sa second iteration, ayan siya, 0.9816 minus J 0.0520. Okay, then yung real ng V3 ito, ito naman yung imaginary. Then ito yung nasa right side, ayan yung kanyang difference, no? So this is the difference from the zero iteration. Ayan, ito yung zero, difference nito. Difference ng real sa difference ng second at first iteration. So 0.09. So nakikita na natin, medyo malayo pa. Okay? So tuloy lang natin yung ating pagsosolve. Okay, nandito na tayo ngayon. So, nire-write ko na yung formula. So, diretso na natin. Huwag na natin isulat yung given, ano? So, diretso na dito. So, pwede natin gawin, di ba sinave natin yung ating mga components, no? So, ang ginawa ko sa calculator, yung white power sa bus 2, sinave ko sa X. So, ayan yun. Ito yung ginagamit natin. Then, yung power sa bus 3, sinave ko sa Y. Yung ginagamit natin dito. Then, yung admittance, yung Y22, ito siya, sa alpha D. Diba? Ito yung ginagamit natin. 26 minus J52. Then, itong Y33, sinave ko lang dito sa E. 26 minus 62. Okay, yun lang yun, ano? So, i-rerecta na natin sa calculator para mas mabilis tayo mag-solve. Okay? So, ngayon, para sa third iteration, so, ang gagamitin natin, okay? So, alpha x, no? So, yung power sa bus 2, my all over, conjugate ito ng conjugate ng alpha a. So, dyan nakasave, hindi ba, yung ating latest na voltage sa bus 2. So, here, ang latest natin is yung second iteration. So, plus Y21 is 10 minus J20 times 1.05 plus Y23 is 16 minus 32i times, okay, yung latest nating V3 nasa alpha B. All over Y22, that is in alpha D. So, we have 0.9807 minus J 0.77. Store ko lang sa A, ano? Amaya na tayo maglipatan dun sa ano. Okay.
sulat ko na dito. So 0.9807 minus J 0.0578. Okay? 0.578. So next is for the third iteration sa bus 3. Okay? So paulit-ulit lang to. Alpha Y naman, ano? Kasi S3 na yan eh. Power sa bus 3. Okay, all over conjugate ng V3 natin. So, conjugate ng alpha B. Siyempre, yan yung latest. Plus Y31. Y31 is 10 minus 30i. Plus, oh, times 1.05. Plus 16 minus 32i. Times. Okay, so latest nating V2. So, nasa alpha A. All over Y33 is in alpha P. Okay, so ito yung ating voltage sa bus 3 para sa third iteration. So we have 1.0003 minus J 0.0488. So ito na tayo ngayon. Lipat natin sa Excel natin, ano? So yung real, so sa alpha A muna tayo. Yung real component, ito 0.9807. Then ito negative 0.0578. Tapos alpha B. Makita natin 1.003. Then we have 0.0488 lang. Then kunin natin difference, batake lang natin to. So ayan na tayo. So malayo-layo pa, dapat at ganito yung ano natin, difference equal 0.001 or less than 0.001. Okay? So tuloy lang. Sundan lang natin ulit to. So we have now, okay, alpha x ulit over conjugate ng alpha, okay, conjugate ng ating V2, yung latest, plus y12, 10 minus 20i times 1.05 pa rin yan. Then we have, teka lang, mukhang may meron tayong pwedeng gawin dito sa part na to. Okay. So since hindi na, eto, paulit-ulit lang to, eh, no? Yung 10 minus 20 plus 10 minus 30. Gawin natin ano yung constant. So gawin natin to 10 minus 20i, diba? Times 1.05. Eto yung Y21, diba? Ilagay natin sa C. Hindi naman natin ginagamit yung C, eh. Okay, tapos ito naman yung Y31, which is 10 minus 30i times 1.05, ilagay natin sa alpha F para mabilis na ipagsasolve natin alpha F. Okay, meron pa ba tayong nalimutan? Tapos ito, yung Y23, yung 16 minus 32i ilagay natin dito sa M. Okay? Gamitin natin, ha? So, we have P2 alpha X over conjugate ng okay, alpha A plus so, Y21 times V1, ito yung sinave natin na alpha C. Alpha C yan, ano? Sinave natin dyan. Plus yung Y23, yan yung sinave natin sa alpha M. Then, latest natin na V3 is nandito sa alpha B. Okay?
all over Y22 is alpha D. Okay. So, ang bilis ng pag-solve natin ngayon. Shape store A, 0.9803. Minus J, 0.0593. Tama ba? Okay. So, nakasave na. So, tuloy natin sa V3. Ano? So, V3 ngayon. So, alpha Y naman tayo dahil yan ay power sa bus 3. So, conjugate na. So, syempre, yung latest natin na voltage sa B, sa bus 3. Okay, then. Plus, okay. So, 1, Y3, 1. Ito yung sinave natin sa F. Diba? Y3, 1 times 1.05. Yan yung F. Plus, Y32, okay, and dito yan sa M, times yung latest natin na 2 na sa alpha A. Then, Y33, that is in alpha A. Okay, tuloy-tuloy lang, 1.001. So, this is 1.001 minus J, 0.496. Okay, store natin sa B. Okay? Alpha A. Pasok natin ulit dito. 0 point, titigil lang tayo kapag naabot na natin 0.001 na yan. 0.9802 o 03. 9803. Then, negative 0.0593. Then, sa alpha B. .0001. Then, negative 0.0496. So, difference ulit. Ayan. Papalapit na, no? Konti na lang. Okay, tuloy tayo. So, V2, fifth iteration na to. Then, V3, fifth iteration. Okay. So, tiyagaan lang naman to. So, V alpha X over conjugate ng okay, so alpha A. Nandyan yung latest, di ba? Plus, so alpha C ulit tayo, nandyan yung, ito, Y21 times V1, plus alpha M, yung Y23, dyan natin sinave, times yung latest na V3 is in alpha B, all over, so Y22, that is in alpha D. So we have 0.9801. Minus J, so 0.59, oh, gawin na natin 0.06, no? 0.06597, ano? O 598 pala, 0.0598, sorry. 0.0598. Okay. Ingat lang tayo sa pagsosolve, medyo nakakalitong solving to. Then, chip store A. So, V2. O, ngayon, sa V3 ulit. Nasa alpha Y, yung ating S3, or yung power natin. Scheduled power sa bus 3. Over alpha, okay, ships. Okay, conjugate natin yung V3. Yung latest na V3, nasa alpha B lagi. Di ba? Plus, okay, so ito ngayon, sinave natin sa alpha F. Yung V3, 1 times V1. So, this one is in alpha M. Times, okay, yung latest na V2. So, that is in alpha A. All over Y33. So, this is alpha E. So, we have 0 point. Okay, ito. Since nakaganyan siya, pwede natin ilagay na 0 point. Okay.
pwede na natin ilagay ito na 1.00 minus J 0.499. Okay, so save lang natin, ship store B. Then lipat natin sa Excel, alpha A 0.9801, negative 0.0598, tama. Then alpha B 1.00. Teka, gawin natin, i-decimal natin ito. Ayan. Also this one. Then, dito, 0.049499. Okay? So, solving, okay, kunin natin difference. Ayun. So, ito, itong naka 1, ito, naka-ano na to. Teka, lakihan natin na ayaw. Kaya nagkakaganyan yan eh. Naka-notation na. Kaya mas hindi yan ito, 1 times 10 raised to negative 4. Ito na yan. So, itong iba, konti pa, ano? Ulit-ulitin pa natin. So, 0.03. So, malapit na yung iba. Okay? Check ko nga itong alpha A. So, parang may mali. 0.9801. Okay, tama naman. Alpha A, yung difference 0.02. Okay. Malalapit na sila, no? 0.002, 0.005. Ito, nakaano na, abot na. Dapat lahat sila, sabay-sabay. Okay, tuloy lang. Okay, so V2, 6 iteration, tapos V3, 6 iteration. Ganun lang. Paulit-ulit lang to. Okay. So, alpha x ulit. All over, conjugate ng alpha a. Plus, alpha c. Nandun yung ano natin, di ba? Y21 times V1. Plus, alpha m times alpha b. Nandun yung latest na V3. All over, alpha D, yung Y22. So, we have 0.9800. Okay, ship store A. Mamaya na natin isulat. Isulat na natin agad. 0.9800 minus J. 0.599. Tama ba? 599. Okay. Then, so sa B naman, okay, ulit tayo dito, alpha Y, all over, conjugate, huwag kakalimutang mag-conjugate. Okay, so this is alpha B. Latest ng alpha B, plus alpha F, nandito yung Y31 times V1, plus alpha M, times yung latest nating V2. Okay, so alpha A all over alpha E. Kaya lang, mag-syntax error na naman yan. Kulang dito. So we have 0.999. Okay, apat na 9. 0.9999. Tama ba? Minus J 0.499. J 0.0499. Okay? So, rewrite natin. Tingnan natin kung magko-converge na ba yan. So, ito. Chip store B muna. Baka mawala. Alpha A. So, 0.9800. Then, ito. Negative 0.0599. Then this one, alpha B,
So 0.9999, pwede mo rin gawin yung 1.00. Bilang din yun. Then here, negative 0.0499. So solving the differences. Okay, so nakita natin ito, yung dalawa, nag-zero na, no? Nag-zero na itong dalawa. Tapos ito naman, kung papansin ninyo, 0.0499 na rin. Ah, but difference, ito nga lang pala yung difference. Ba't matumitingin ako dun? Ang ganyan lang yung difference. Okay, 1.04, or 1 times 10 raised to negative 4. Ito rin, ganun. Parehas na nito. Ito, nag-zero na. Di ba ang usapan natin, less than or equal? So, itry natin isa pa, ano? Anong mangyayari? Sa numerical methods, kapag sumobra tayo ng isa, mauulit lang yan, eh. So, V2, 7 iteration tayo, plus V3, 7 iteration. Tingnan natin kung anong mangyayari sa values, ano? Okay, saan ba yung calculate? Yun. So, ulit. So, alpha x over conjugate lang to ng alpha a plus alpha c plus alpha m, then ano tayo, latest ng alpha V3, then Y22, this is alpha d. So, we have 0. Okay. Pwede na natin ilagay 0.9800, ano? 0.9800 minus J 0.6. Okay. Negative 0.600 na ilagay natin, o 6,000. Kasi, mali pala. 0.0600. Okay, then we have here V3. Okay, so lagay na natin sa A to, ano? So yung alpha V natin, okay. So we have alpha Y over conjugate ng alpha B, latest, plus alpha F plus alpha M times alpha A. Okay, all over alpha E. Okay, so we have, pwede natin ilagay 1, then 0.0500. So, 1 minus J, 0.0500. Tama ba? Yun. So, stop natin sa B. Tapos ilapat natin ulit. Tingnan natin kung nilalabas. Okay. So, dito, real ng V2, 0. Unahin na natin yung B, ano? So, ito, real niya. So, 1. Then, we have negative. Okay. So, this is negative 0.500. Then, here, alpha A. So, we have 0.98, then minus 0.0600. Okay, kunin natin difference. So, ayun. Halos yun lang din naman yung lumabas, di ba? Papansinin. Magpapaulit-ulit na yan. Okay. So, ito. Na 7 iteration tayo. Magpapaulit-ulit na siya. So, ito yung value ng voltage sa voltage sa V2 and V3. So, ayun yung gagamitin natin. So, ito. Okay. So, ito yung gagamitin sa pag-solve ng power. So, ano ba yung next nating task? May sabi sa problem? Okay. Ang sabi, determine the line, okay, find the slack bus real and reactive power.
So yung slack bus natin is the okay, power at okay, power at slack bus. Ito yun. Yung power natin dito. Plus from that, we're going to solve B. Okay, tama na. Okay. So, sa B, so we have P minus J Q. This is 1, ano? So, we have B, B1 conjugate. Okay, times okay, sa inyo equation natin. So, we have here V1 times summation of okay, Y1 YIJ. So, from 0 to N to. Yung I, J is 0, no? 0, J is from 0. Plus, okay, minus. So, ito yung minus natin. So, this one, naka-ano ka lang dito? Summation of okay. Teka, may baliktad yata akong nagawa. So the power should be okay. Should be negative V1. Okay, tama ako. Tama lang. So this is VI and then this is okay. So YIJ times V sub J. Okay, so J is from 1, ano? From 1 to N. Tama. Okay, minus. Okay. So tuloy. So to solve, we have V1 is 1.05. Since naka-conjugate yan, eh, 0 lang naman, minus J0, di ba? Disregard na natin. Okay, V1. Okay, ito yung latest din, hindi na naka-conjugate. V sub I. Okay, yung power sa bus 1. Okay, V1 is 1.05. Then times IJ. So, yung Y11 natin, Y11. So, Y11. Saan yun? Nandito, no? Y11 is 20 minus J50. Okay. Minus. So, this one. So, summation lang ito. So, Y12, di ba? So, 10 minus J20. Minus J20. Then, ano yung V2 mo? So, ito yun, ano? So, yung V2 mo, 0.98 minus J0.06. Then, plus, summation yan. So, V13, V13 natin, so yung Y13, so we have 10 minus J30 times yung voltahe natin sa V3, so 1 minus J0.05. Okay, pasok lang natin sa karte yan. Since naka-save naman yung voltages. So, 1.05
times, okay, 1.05 ulit times 20 minus 50i. Okay, minus, so 10 minus 20i. Teka, lagyan mo natin isang bracket kasi nakaano yung negative dyan eh. 10 minus 20i times 0.98. Hindi ko nalalagay 00, minus j 0.06i plus 10 minus 30i times 1 minus 0.05i. Okay? Stock error. Mali tayo ng parenthesis. I think isa pa dapat dito. So nagkakamali. Check natin ha. Sige, ihiwa-hiwalay ko na para mas madali. O, 1.05 times 20 minus 50i. Okay, yan siya, no? Shift store natin sa C. C ko siniba. Tapos itong term na to, ito nasa loob. 10 minus 20i 0.98 minus 0.06i. Okay, plus 10 minus 30i times 1 minus 0.05i. So, yung boom term na yan, lalagay ko sa F. Chip store F. Then, ito yung sinave ko sa C. Ito naman yung F. Yung buo na yan. Okay? So, 1.05 times alpha C minus alpha F. So, I have here 4.095 minus J 1.89. So, we have 4.05 minus J 1.89. So, ito yung power natin sa bus 1. So, madaling sabi, we have a positive, ano? So, yung power mo dito, parehas palabas. Okay, parehas papasok sa bus. Okay? Positive, ano? Ibig sabihin, supplying ka. Hindi yan load, ano? So, since ito, di ba, binago natin yung sign, ni-negative natin agad. So, equivalent yan, positive, ano yan, ano, positive na apparent power. So, i-multiply mo lang ng 100. So, you have now 405, no? Kung mo-multiply mo sa 100 yung 4.05, we have 405 megawatts. Okay? Times, okay, yung Q mo, Q sub 1, that is positive, ano? So, positive 189 mbar. Okay, so positive sila parehas. So, paano natin kukunin ngayon? Ano pa yung sinasabi? So, get the, ang sabi dito sa problem, find the slack bus real and reactive power. So, okay na. So, yung C naman, determine the line loss and line loss. Okay, madali lang yan. Di ba? Pinag-aralan na natin ang una pa yan.
Okay. So meron tayo. So 1, 2, no? May line loss tayo sa 1 and 2. 2 and 3, tsaka 1 and 3. So para makuha mo yan, kukunin mo lang baliktaran. Yung V1, V2, tapos I21, di ba? Then, isusubtract mo yung S1 minus S2. Kung kami line loss. Okay? So, solve natin, ha? So, dito, sa S12, I12, so, we have V1 minus V2 all over the impedance there. So, magagamit natin impedance, Z sub 1, 2. So, we have V1 minus V2. So, we have 1.05 minus yung V1 natin, V2, is 0.98 minus J, 0.06. All over Z12, dito natin kunin. Okay. 0.02 plus J 0.04. So, nilalabas natin. So, 1.05 minus 0.98 minus J 0.06 all over 0.02 plus 0.04 I. So, we have 1.9 minus J 0.8. So this is 1.9 minus J 0.8. Okay. So ito yung ating current. So from 1 to 2. So meron din yan 2 to 1, di ba? I21, yung pabaliktad naman, babalikan rin muli sa inyo, 1.9 plus J 0.8, no? 0.8. Okay? So, yung 1 to 3 naman, I13. So, V1 minus V3 all over Z sub 1,3. So, V1 mo 1.05 pa rin minus yung V3 mo is 1 minus J 0.05. All over yung Z13, ito siya, 0.01 plus J 0.03, 0.01 plus J 0.03. Hindi lang sa calculate. So we have 1.05 minus, okay, 1 minus J 0.05 all over 0.01 plus 0.03 I. So we have 2 minus 1. So 2 minus J 1. So ang I31 natin, so this is 2 minus, or negative 2 plus J1. Okay, so ngayon, itong I23 natin, so that is V2 minus V3 all over Z sub 2,3 or between bus 2 and 3. So yung ating V2, 0.98 minus J 0.06 minus, okay, 1 minus J 0.05 all over, so we have 0.0125 minus J or plus J, should I check again the, okay, so impedance niya yun plus, okay, so 0.0 J 0.025.
Okay. So solving, we have 0.98 minus 0.06i minus, okay, 1 minus 0.05i all over 0.0125 plus 0.025i. So this is negative 0.64 plus j 0.48. So we have negative 0.64, 0.64 plus j 0.48. And I32, siyempre, ganun lang din. Balik ka rin lang na sign. So we have positive 0.64 minus j 0.48. Okay? Okay. So sa bawat bases, ito ngayon tayo. Sabi yun. Okay. So ito, 1.05. Itong voltage mo sa 2, bus 2, this is 0.98 minus j 0.06. Ito naman, 1 minus j 0.05. So para makuha natin yung power sa bawat bus, okay, so i-ano ngayon natin yung losses sa bawat line, ano, between buses. So paano natin kukunin yan? Kung naalala pa yung S12, di ba? S12 plus S21. So yun yung lumalabas na S21. Pag pinag-add mo yan, makukuha mo yung loss dito sa between 1 and 2. Okay, so kukunin din natin yung power S12, S21, S13, S31, S23, S32. So anong gagamitin natin? Okay, sa pagkuha ng S12, so madali lang yan, di ba? So yan ay V1 times I12 conjugate. Okay, so yung V1 natin is 1.05 times the current I12. This one, 1.9 minus j 0.8. So 1.9 minus j, magiging plus na to, ha? J 0.8. So we have S12 is equal to 1.05 times 1.9 plus 0.8. Okay, so ang power dyan, 1.995, or pwede natin ilagay na 2. Sige, 1.995 na lang. 1.995 plus J 0.84. Okay? Then, S21. So, 1.05 pa rin tayo. Kaya lang I21 na to. I21 conjugate. So, we have 1.05. Okay? Times. Okay, 1.05 times I21. So, we have I21 natin. Saan? Ito. Negative 1.9. But since naka-conjugate yan, negative J 0.8. So we have, okay, so 1.05 times negative 1.9 minus 0.8i. So we have 0.995 minus J 0.84. Negative 1995 minus J 0.84. Okay. Then we are going to add this to. Ga-addin natin yung S12 saka S21. So, ilang kaya yung loss na itong linyang ito?
Teka lang, mukhang may mali ako, sorry. So this should be V2, no? V2 ito. Sabi niya, but equal sila. Okay, ulit. So this should be V2. Ulitin ko, ha? So V2 is 0.98, you know, minus J. 0.98 minus J, 0.06. Times 1.9, okay, negative 1.9 minus J, 0.8. Okay, bira. So 0.98 minus 0.06 I times 1.9, negative 1.9, sorry, minus 0.8 I. So we have negative 1.91 minus J 0.67. Okay, 0.67. Okay, kaya na. Solvin na natin tuloy-tuloy, ano, para add na lang tayo ng add subtract na lang tayo ng subtract. So, ito ngayon, S13 natin, so this is V1 times I13. So, conjugate ulit yan, ano? V1, 1.05. I13 natin is this one, 2 minus J1. So, magiging positive dahil conjugate. Okay, so we have 1.05 times 2 plus J1. So, we have 2.1 plus J1.05. 2.1 plus J 1.05. Okay? Skip na lang kamay ko. Then, S31. So, this is V3 times I31 conjugate. Yung V3 natin is 1 minus J 0.05. Okay, times I3 is this one. Negative 2, since naka-conjugate, minus J1 na yan. So, that will be equal to, okay, so 1 minus 0.05 I times negative 2 minus 1 I, okay, J1. So, we have negative 2.05 minus J 0.9. Okay. So for S23, so we have V2 times I23. Siyempre conjugate, no? So yung V2 mo is 0.98 minus J 0.06. Then we have I23, siyempre conjugate na yan, negative 0.64 minus J 0.48. So, solving, we have 0.98 minus 0.6i times negative 0.64 minus 0.48i. So, we have negative 656. So, yung mga values dito ay naka-per unit. Negative 0.656. Okay, minus J432. J0.432. So, per unit pa rin yan, ha? Okay. So, yung S32 natin, bayan lang natin yung voltahe. So, shortcutin na natin siguro. Pwede naman to, eh. O, pwede nga. Teka mo. Oh, malabo. Okay, yung V3 natin is 1 minus J. Okay, so 0.05 I times yung ating current. So ito, babalik na rin lang. I3 to natin, di ba? 0.64. Then, iko-conjugate mo lang. So, plus 0.48 I.
So we have 0.664 plus J 0.448. So ayan na, kompleto na tayo nung gagamitin. So we can solve for individual line losses. So SL12 is simply equal to S12 plus S21. O, rekta na natin para mabilis ha. So here, so we have negative 1.995 plus 0.84i minus, okay, 1.91. So ito yung 21 minus 0.67i. So we have 0.085 plus J 0.17. Okay, SL13 naman, o yung line loss between line bus 1 and bus 3. So dito tayo tumingin. So 2.1 plus 1.05i minus, okay, so 2.05, okay, minus 0.9i. So we have 0.05 tsaka, okay, ito ay S13 plus S31, ano? So we have 0.05 plus J 0.15. Okay? Then next is SL23, ano? Line loss between bus 2 and bus 3. So 23 plus 32. So tingin tayo dito ulit. So we have 23. So we have negative 0.656 minus 0.432i plus 0.664 plus 0.448. Okay? Number 8 ba yan? Okay, 0.448. So we have 0.456. Teka lang, check ko lang ah. Baka mamaya ay mamali na naman. V3 is 1. 1 minus 0.05i times negative 0.632. So this should be 0.64 plus 0.485. So ang 32 ay 4664 plus 448. So we have negative 0.656 minus 0.432 ay, okay, plus 0.664 plus 0.448 ay. So we have 0.008. Ayun, may mali na naman yan ako. So this is 0.008 time plus. So plus 0.016, or J 0.016. Okay, 0.016. So ay mo-multiply mo ng 100 to, di ba? Magiging 0.8 tsaka 1.6. Okay. So ngayon yan, naka per unit. Okay, kung ilalatag natin ngayon dito, gawa lang ako ng bagong ano ha. So ito yung bus natin sa... sa dalawa, tatlo.
isa. Yun. So ito, ito na yung load flow, ano? Okay. Okay. So bus 1, bus 2, bus 3. Check natin ano. Yung S12. So S12 we have 1.995 plus J0.84. So meron tayo dito 199.5 megawatts. Okay, then positive 'yan, so going out ano. Or papasok, no? Papasok sa bus, dito siya galing. Okay. 1995 tsaka 0.84. So we have 84 M bar. Then S21. Yan natin S21. So we have negative ano. So ibig sabihin dito siya. So from here going here and in direction, ah. So dito meron tayong okay, yun yung direction yan, tsaka ito yung S21 mo kasi negative ka. Okay, S21 is negative 1.91, so we have negative 191.91 yun lang, negative 191 tsaka negative. Okay, so negative 0.67. So we have negative 67 M bar. And this one is megawatts. Tapos may losses ka, ito yun. So yung 0.85, that is 8.5, no? 8.5 plus J. megawatts, no? 8.5 megawatts times 17 megabar. Then dito, yung 1 to 3 mo. So 1 to 3 is 2.1, so we have 210 here. So dito ang direction niya. 210 megawatts. Then ito yung nasa yung ano mo, reactive power 2.1, di ba? So 2 1 3, then we have 1.05, so ito we have 105 M bar. 105 M bar. So ang direction mo from 1 to 2. Okay, so ito nag-negative ka 2 to 1, so ibig sabihin baliktad ano. So ang initial mong direction, 2 to 1. Okay? Then, here, we have a line loss. Tama? Ah, sorry, meron pa pala tayong power dito. Okay? So, yung S31 mo ngayon, saan ba yun? Ba't mabaliktad yata ako? S12, S21, S13, S31. So, S31 natin. So, we have, okay, going here. Tapos going here. So 205 M bar, M watts, no, megawatts. S2, S31. Then we have S31. So we have 90. So this is 90 M bar. Okay. Tapos dito meron kang loss. Anong loss natin dyan? S13. So, ito. So, 50 megawatts. Tsaka, 5 megawatts. Okay. 5 megawatts and 15 megabar. So, 5 megawatts and 15 mbar. So, yun yung losses. Then, dito, sa linya na to, okay, medyo masikip pala yung nagawa akong ano. Okay.
So dito, yung power natin from 3 to 1, 3 to 2, pinahin natin. So ito. So we have, okay, 66, no? 66.4. So this is positive, ibig sabihin, papunta rito. Papunta dyan yung power mo. Sabi natin 3 to 2 eh, di ba? 3 to 2. Oh, sorry, baliktad pala ako. Bus 2 nga pala ito. So, positive. So, 3 to 2. Ibig sabihin, susundan natin yung direction na 3 to 2. So, from bus 3 to 2 yung load flow. So, ito, 66.4. You have here, 66.4 megawatts. Then, we have 44.8 mbar. And 2 to 3, tingnan natin. Yung 2 to 3 natin, so negative, ano? So we have negative. So ibig sabihin, yung direction mo, instead of 2 to 3, magiging 3 to 2 rin siya. So papunta rin doon yung power. Parehas negative, ano? So dito siya papunta parehas. From bus 3 to 2. Okay. So we have now 0, okay, 65.6. Okay, 65.6. 3 to 2. 2 to 3. Ah, baliktad ako, sorry. So, 2 to 3 is negative, then 3 to 2 is positive. 65.6. Okay. So this one is 65.6. 65.6 megawatts. Then we and also we have 43.2 mbar. Then yung line loss natin. So 2 to 3 ano no? So ang line loss so ito 0.08 or we have 8 megawatts and 16 mbar. Okay, 16 mbar. Okay, so yun, kumpleto tayo ng load flow. Kung ilalagay natin yung loading ng bawat isa. So ito, di ba, 405 and 189. Magtatali yan, ano? 405 yung load mo dito, 405 megawatts. Then you have here, 189 mbar. Tapos dito ang load natin. Okay, pwede pa ba natin isolve? Ayan, 256 tsaka 110. 256 and 110. Tapos 110.2 megabar. And dito, tanggalin ko na yung negative, ano? Kasi binaliktad na natin current flow eh. So supposedly this 2 to 1, ayan siya, negative 1. Dapat dyan is papunta rito, yung direction S to 1. Kaso negative, kaya nabaliktad, naging 1 to 2. Okay? So here we have yung load natin para dyan 138.6 tsaka 45.2. megawatts. Tapos we have 45.2 megabar. So ayun, nakapag-drawing tayo ng load flow. So medyo pangit lang isulat ko, pero pagka sa ano yan, sa computer programming natin pinaraan, maganda yun na ilalabas. Okay? So sana malinaw sa atin yan. So yun lang muna tayo. So next example natin, yung merong voltage controlled bus.
Okay, teka, may napagbaliktad ako pala. So ito, 3-2, dapat nandito. So from 3 to 2, yun yung 66. Babalik rin ko lang itong dalawa, pagpapalitin ko lang. Pero yun din yun, ano? Yun lang din yung value, magkakalipalit lang sila. So 3-2, di ba? So from bus 3 to 2, so yun yung 0.664 or 66.4 megawatts. And we have 44.8 megabar m bar. Then here 2, 3, so we have 65.6. okay, baliktad ako, hindi dito siya, 65.6 megawatts. Okay, then 43.2 megawatts. Okay, nag-negative siya kasi so from 2 to 3, 'di ba? Negative. So dapat 2 to 3 bus 2 to 3 eh negative. So nabaliktad yung arrow. So wag sana kayong malilito doon sa may sign convention na kapag ka positive is going sa ano natin nakikita 'yon sa una. So kapag dito sa dulo, meron kasing direction yung power flow. Okay, doon na nagmamatter yung sign sa direction ng power flow. Pero sa una, i-identify mo yung mga power, reactive and reactive. If this power is going towards or away from a bus, you will change the sign from positive or negative. So doon nagmamatter yun sa una. Pero kapag ganito sa dulo, so the direction of the power is being told by the subscript ito. So kung 2, 3, tapos nag-negative siya dyan, i-reverse mo lang yung direction ng arrow. So kung from 2 to 3, so instead of arrow from 2 to 3, you're going to draw arrow from 3 to 2. So ganun lang yun, ano? Okay?